Welcome sa mga pogi, ako si Kapitan Sayote. Tara na at mag-discuss tayo ng mga kung ano-anong mga topic. Makakasama ba ang mga Marines sa One Piece Onigashima War? Ang sitwasyon sa Onigashima ay lumala na, guys. Ang hukbo ni Luffy ay suportado ni Law, mga samurai, mga minks, si Marco, si Izo, at maging anak ni Kaido na si Yamato. Kumpleto naman ang mga troops ni Kaido sa Onigashima, at mayroon din si Big Mom pati si Charlotte Terrace pero ay present din. Ngunit pagkatapos ng insidente sa One Piece Manga 985, makakasangkot din ba ang mga Navy sa gera? Ang alliance ni Kaido at Big Mom ay mag-trigger sa mga Marines. Ang Laptail ay naglalaman ng orihinal na kasaysayan ng mundo, mayroong mga palatandaan na alam ng world government yun. Kaya't si Goldie Roger ay binigyan ng pinakamataas na bounty sa kasaysayan ng mga pirata at ang kanyang pamilya at lalo na ang kanyang anak na si Ace na hinunt down ng mga Marines. Sa One Piece Manga 985, bukas na inihayag ni Kaido at Big Mom na ang kanilang plano ay upang mangolekta ng ancient weapons at makuha ang One Piece. Para sa world government, dapat itong maging isang emergency na sitwasyon. Ang mga bagong sandata ng Marines ay maaaring magiging walang silbi kung sasalakayan nila sina Big Mom at Kaido ng sabay. Sa paghahanap ni Kaido ng mga ancient weapons ay matutunghayan natin ang mga mas mapanganib na mga digmaan lalo na sa New York Kingdom na nasa Marjola. Ang impormasyong ito ay may paparating ng direkta ni X-Drake. Si X-Drake ay isang espiya para sa grupo ng Sword sa Navy. Last nating nakita na nagbigay pa rin siya ng report kay Kobe. Dahil inilabas ang mga Toby Roppo upang hulihin si Yamato, naging untouchable itong si X-Drake. Alam natin na kasama ni Black Maria si Kaido, samantala si Sasaki ay ginapos ni Denjiro, si Huso naman at ang kanyang grupo ay kasalukuyang hinahanap si Yamato. At si Page 1 at Oti ay nakalaban na ni Luffy at ni Yamato. Napansin nyo ba guys na tila nawawala si X-Drake? Maaari ba na siya ay talagang nagbibigay ng report sa Marines ng pasikreto? Dahil ang pag-anunsyo ni Kaido at Big Mom ay hindi na ihatid ng direkta, hindi sa pamamagitan ng komunikasyon o big news, ang tanging paraan lamang upang malaman ng Marines sa lalong madaling panahon ay mula kay X-Drake. Maaring pakiramdam ni X-Drake na obligado siyang iulat ito sa lalong madaling panahon, dahil ito ay isang emergency situation. Pakiramdam ko ay dapat na naiulat na ni X-Drake ang sitwasyong ito kay Kobe, ngunit kung darating ang Marines ay isang malaking tanong kahit na natanggap ni Kobe ang report ni X-Drake. Huling nakita ang mga Marines na kumalat sa buong mundo upang hulihin naman ang mga Shishibukai at hindi pa rin na ipapakita kung natapos na nila ang misyon nilang ito. Mga ilang araw na ang lumipas mula noon nang maibigay ni X-Drake ang report, tayo ay nasa dulo pa lamang ng second half ng Wano Arc. Hindi pa alam ni X-Drake na ang mga bilanggo ng Udon tulad ni Luffy ay nakatakas. Ano man ang kalalabasan, dapat na ma-handle ng Marines ang mission sa mga Shishibukai para makapagpadala ng tulong kay X-Drake sa Wano. Gayunpaman, kung halimbawa ay formal na magsimula ang digmaan sa Wano, maaaring ang mga nagbabantay sa borders ng Wano ay makikisali na din sa digmaan, katulad ni King na siya nagbabantay at makikigulo na rin sa digmaan. Kaya sa pagkakataong ito, makakapuslit ang mga Marines at magugulat ang mga tao sa Wano, lalo na si Kaido at Big Mom. Ang isa pang problema ay paano kung ayaw ni Sakasuki na magpadala ng troops sa Wano dahil sa potensyal na lakas ng mga samurai. Kung halimbawa naman na ang mga samurai ay makikipaglaban kay Kaido ay maaring pumunta itong si Sakasuki. Pero paano kung ayaw pa din ni Sakasuki na magpadala ng mga tropa? Kung ayaw pa rin ni Sakasuki na magpadala ng mga troops, sa palagay ko mayroon pa rin isang karakter na Marines na present sa Wano. Maaaring pumunta ang CP0 dahil nag-aalala sila. Kung malalaman ng CP0 na napatay si Orochi, mawawala ang supplier nila ng mga armas na galing sa Wano.
Pagkatapos ay may posibilidad na darating ang mga Marines mula sa branch ng Sword. May mga pahiwatig na kahit na si Sakazuki ay hindi alam na umiiral o nag-e-exist ang Sword. Kaya kung ang report ni ex-Drake kay Kobe, marahil ang mga miyembro ng Sword lamang ang naroroon at wala doon ang mga admirals o mga high rankings na mga Marines. Ngunit kahit sino man ang darating, pakiramdam ko ay huli na sila. Maaari na doon na lamang sila kapag natalo na sina Kaido at Big Mom. Kung gayon, ito ang dahilan kung bakit tinaasan ng World Government ang bounty ni Luffy at iba pang Straw Hat Pirates. Alam nila na matatalo ni Luffy si Kaido. At iyan ang aking theory no me guys. Salamat sa panonood.